Okay. Nakapunta na ngayon si Isaac. Nakapunta na siya. Saan siya nakapunta? Nakapunta na siya. Si Isaac nakapunta na sa lugar ng kanyang nanay. At nakita niya si Rebecca, no, doon sa well, doon sa balon, kung saan nagpapainom ng mga tupa. Okay, nakatandaan niyo na yung kwento, yung mga nandito? Okay? Gets niyo? Yung kwento, yun yung kwento, para lang nakita sila, pumunta siya sa isang well, eh, nagtanong siya doon sa mga shepherd, kilala niya po ba si Laban? Yung anak ni ganito na okay, kapatid na ganito. Okay. Ay, kilala namin siya. Yung anak nga niyang si Rachel ay parating at nandiyan siya. Nakita niya, umiyak siya, no? Kasi nakita niya yung kanya kamag-anak. Okay? Yung mga kamag-anak yung hindi niya nakikita. Tapos nakita niya, masaya ba kayo? Lalo na pag hindi mo pa makakilala. Di ba? Kamag-anak mo, di ba? Kamag-anak ko pala to. Minsan, magkakahawid kayo eh. Kung pogi ka, maganda siya. Di ba? Kasi kamag-anak mo, mukha ko pala yun ah. Okay? Yan ang nangyari kay Jacob. Okay? Tapos, okay. Ang may kwento? Puro kwento tayo. May kwento ba yung kwento natin? Meron, di ba? Ngayon, pagkatapos nun, na pinatira siya dun, sabi nung ni Laban, yung kanyang tito, na kapatid ng kanyang nanay, sige, magtrabaho ka at babayaran kita. Ano kaya pwede kong ibayad? So, sabi ni Jacob, sige, gusto ko pong mapakasawa si Rachel. Yung panahon ngayon, kahit magkamag-anak sila, pwede pa silang mag-asawa kasi yung kanilang lahi ay puro pa. Pero sa panahon ngayon, sabi ng Panginoon, pagdating sa Exodus, no, sabi ng Panginoon, dapat hindi mo aasawahin yung inyong pinsan or pinsan ng pinsan mo. Okay? Third affinity. Kung di ako nagkakamali, yun yung ano, no, hindi mo pwedeng pakasalan. Okay? Mga mayayaman ngayon, para hindi mawala yung kanilang mana, ang pinapakasalan nila yung mga pinsan nila. Okay? Which is, nagkakaroon doon ng problema, ayaw ng Panginoon doon. No, sa panahon ngayon. Pero ng panahon nila, kasi sila ay nagtitiwala sa Panginoon. Okay? Ang pinapakita ang picture doon, dapat ang pamangasawa mo ay kapareho mo ng inyong pananampalataya. Yan ang ibig sabihin noon. Pareho kayo nagtiwala sa Panginoon. Tumanggap sa Panginoon. Kasi pag hindi, okay, yun yung nasa 2 Corinthians 6. Okay, namaya natin anuin ko yun. Kaya ano ko yun? 2 Corinthians 6. 6. 14 to 18. Okay, mamaya. Okay, tingnan na natin to. Sabi dito, am I in God's stead? Okay, di ngayon. Nag-asawa sila, no? Noong naka 7 years na si Jacob, doon kay Laban, nagtatrabaho, ang ibinigay sa kanyang asawa, hindi si Rachel. Ang ibinigay sa kanya, si Leah, yung mas nakakatandang kapatid ni Rachel. Uy, pagkagising ni Abraham, hindi naman ito yung pinag-usapan natin, naloko siya. Kaya sa panahon natin, may mga ganun, naloloko sa pag-aasawa. Alam niyo ba yun? Alam niyo yung tinatawag na shotgun wedding? Alam niyo yung shotgun wedding? Hindi niyo alam. Kunyari, nakipag-party-party si Larry. Nakipag-party-party. Matanda na siya. Mga 23, 24 years old na siya. Nakipag-party-party siya. Eh, nalasing siya. Nung nalasing siya, may tumabi sa kanyang babae. Tapos nakita ng parents. Ginagawa nyo? Pakasalan mo anak ko! Sabi ng tatay, naglabas ng shotgun. Pag hindi mo papakasalan anak ko, babarinin kita. Yun ang shotgun wedding. Nangyayari po yun.
Yung mga mahilig sa party-party boy. Yung mahilig, mga party-party. Inom-inom. Yan ang nangyayari yan, lalo sa Manila. Pag nakita ka ng parents, kahit wala ka namang ginawa, wala sim ka nga, katulog ka eh. Tumabi lang sa'yo yung babae. Or kung may nangyari man sa'yo, mas worse yun. Patay ka. Hindi mo naman yun mahal, pero papakasalan mo. Okay? Namaya, yun yung pinaka-tema natin dito eh. Yung marriage eh. Okay? Okay. Sa mga tuwid, okay, nag-asawa sila, nagtrabaho siya, pinagtrabahuan niya uli si Rachel ng 7 years, dalawa ngayon yung asawa niya. Ano na mga asawa? Pwede pala sa Bible yun? Okay, mamaya, di-discuss natin yun kung tama ba yun. Okay, yung pinagmamalaki ng mga Muslim. Yes. Marami kaming asawa. Kasi sabi sa Bible, si Abraham, ilan ang asawa? Apat. May pang lima pa. May pang lima pa doon. Okay? Kasi, si ano pala, si Abraham, ilan ang asawa? Tatlo. Si Jacob, apat. Okay? Ganun sila karami. Mabuti nila sa isa. Isa lang yung asawa eh. Diba? Okay. Basahin ngayon natin ito. Kailan dyan na po ba kayo? Pagod lang sa akin. Isa ba? Okay. Babasa tayo. Okay? Mauuna ako. Susunod kayo. Babasahin muna natin. Okay? Ready ba kayo? Ano lang ito? Chapter 30 verse 1 to 14. Kung hindi ako nagkakamali. Okay? So, 24. Okay, ready ba kayo? Magbabasa tayo. Okay, magbabasa muna ako. Tapos susunod kayo akin lahat ng odd number sa inyo yung lahat ng even number. Alam niyo ba yun? Alam niyo yung odd sa even? Okay, odd daw yung even. Give me a number. Example of a number which is an even number. Example, ano? Anong even? Sorry. Sample, dapat even number. 4. Tama yun, no? Okay. Lahat na pwede i-divide sa 2. Ang remainder niya, 0. Yan ay even number. Okay? Now, magbabasa muna ako. Ako yung 1, 3. Kasi akin yung at. Okay, pagdating sa 24, sabay-sabay tayo. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, okay? Before this, si Leah ay nanganak. Nanganak ng apat na mga lalaki. Ang unang anak niya, si Reuben. Pangalawa, si Simeon. Pangatlo, si Levi. Pang-apat, si Judah. Okay, tandaan niyo, meron na siyang apat na anak, si Leah. Okay? Sabi dito, si Rachel daw may anak. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister and said unto Jacob, give me children, or else I die. Okay, next. And Jacob's anger was kindled against Rachel, and he said, am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? Okay, next. And he said, behold, my maid Bilhah, go in unto her, and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her. And she gave him Bilhah, her handmaid, to wife, and Jacob went in unto her. Okay. And Bilhah conceived and bare Jacob a son. And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son. Therefore called she his name Dan. And Bilhah, Rachel's maid, conceived again, and bare Jacob a second son. And Rachel said, with great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed. And she called his name Naphtali. And when Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah, her maid, and
gave her Jacob to wife. And Zilpah, Leah's maid, bare Jacob a son. And Leah said, a true covenant, and she called his name God. And Zilpah, Leah's maid, bare Jacob a second son. And Leah said, happy am I, for the daughters will call me blessed. And she called his name Asher. And Reuben went in the days of wheat harvest and found mandrakes in the field and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. And she said unto her, it is a small matter that thou hast taken my husband, and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, therefore he shall lie with thee tonight for thy son's mandrakes. And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, thou must come in unto me, for surely I have hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night. And Jacob and God hearkened unto Leah, and she conceived and bare Jacob the fifth son. And Leah said, God hath given me a heart, because I have given my maiden to my husband. And she called his name Issachar. And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son. And Leah said, God hath endued me with a good dowry. Now with my husband dwell with me, because I have borne him six sons. And she called his name Zebul. And afterward she bare a daughter, and called her name Dinah. And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb. And she conceived and bare a son, and said, God hath taken away my reproach. Sabay-sabay tayo. And she called his name Joseph, and said, the Lord shall add to me another son. Okay, salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa umaga nito. Salamat Panginoon sa aming nag-edad. Salamat Panginoon sa mga bata na nandito. Kaya patuloy na pag-ilingat Panginoon sa dumating ng mga araw na tag-ulan. Panginoon, salamat po Panginoon sa pag-ilingat sa kanila. Ganun din sa kami. Salamat po Panginoon ulit sa pag-aaral natin ng mga salita. Eh, makita namin Panginoon ang beauty, ang katapatan ng Panginoon sa amin. Salamat po ulit sa pangalan ng Panginoon Jesus sa amin. Okay, kita niyo yung kwento? Ano yung kwento? Tungkol saan yung kwento? Okay, payapangan. Okay, may payapangan na nag-reverso. Okay, wala akong manak. Ah, sige, pili ko itong anak ko. Ganun na mangyari dyan. Kailangan natin, kailangan natin na iisa-isay natin. Okay? And when Rachel saw that she bare Jacob no children, nakita ni Rachel daw na hindi siya magkaanak, no? Hindi siya magkaroon ng anak kay Jacob. Rachel envied her sister. Ano niya envied? Iinggit. Naiinggit. Okay? Okay lang ba mainggit? Tama ba yung naiinggit? Tama ba yung naiinggit ka? Okay? Pag gusto mo isang bagay, okay, gusto ko rin yun. Pag tatrabawan mo, di ba? Hindi yung nanakawin mo, kukuhanin mo, kasi naiinggit ka. Okay? Pinagtatrabawan lahat. Okay? Dahil gusto ko rin magkaroon ng kotse na magandang bahay. Okay? Pwede ka magkaroon ganun. Pwede ka magkaroon ng ganun. Panalangin mo sa Panginoon. At pagtatrabawan mo, anong muna mong gagawin para magkaroon ka ng magandang kotse at saka magandang bahay? Bago magtrabaho. Bago magtrabaho, anong muna gagawin natin? Okay, sa unang-una sa bahay, maging masuturing ka sa magulang mo. Okay? Pagka maging masunurin ka sa magulang mo, kahit saan ka ilagay, pag-aaral, maging masunurin ka sa iyong teacher. Okay? Pagka nagtatrabaho ka na, maging masunurin ka sa iyong boss. Okay? Nakita nyo? May pattern, di ba? Okay? Susunod ka kung tama. Pero pag mali, hindi ka susunod. Tama? Okay? Kita nyo, no?
Okay, sabi dyan, envy, no? Kinainggitan niya yung kanyang kapatid na, kapatid niya yun eh, ate niya yun si Rachel. At si Rachel nagkaroon ng apat na anak, si Reuben, Simeon, si Levi, at saka si Judah. Okay, ulit-ulit natin ha. Si Reuben, pinakamatanda, sumunod si Simeon, sumunod si Levi, okay? Sumunod si Judah. Okay, tandaan nyo ha. Reuben, Simeon, Levi, Judah. Okay? Now, yan na. No? Nainggit na siya. And Jacob's anger was kindled against him. Nagalit sa kanya si Jacob. No, kasi sabi niya dyan, no? Okay? And when Rachel saw that she bare Jacob not children, Rachel envied her sister and said unto Jacob, give me children or else I die. Bigyan mo ang anak. O ba, pag hindi, mamamatay na lang ako. Ganun ang ano niya. Kaya sabi ni Jacob, yan ang sagot ni Jacob. Nagalit si Jacob eh. Kasi hindi niya naman kayang ibigay kay Rachel yung anak eh, ng ganun-ganun lang. Okay? Kasi naklinose ng Panginoon yung womb ni Rachel. Sabi dyan ni Jacob, ito yung pinanggalingan ng ating title eh. Am I in God's instead? Diyos ba ako? Okay, yun ang sagot ni Jacob, no? Okay? Who had withheld from thee the fruit of the womb? Ako ba yung dahilan? Eh, meron na akong anak eh. Di ba? Apat na nga yung anak ko eh. Ibig sabihin, walang problema sa akin. Ang problema sa'yo. Gets nyo? Okay? Yun ang pinapakita dito ni Jacob kasi hindi siya Diyos. Okay? Sabi sa Psalms, hindi ako nagkakamali. Sino daw ang nagbibigay ng mga children? Sabi dito sa Psalms 127, verse 3, Lord, children are heritage of the Lord. Sino daw nagbibigay ng children? Sino nagbibigay ng mga anak? Sino yung nagbibigay ng mga anak? Okay, ginawa kayo ng nanay at tatay nyo, pero ang nagbibigay nun, ang Diyos. Okay? Pwede kahit na matagal na kayong mag-asawa, meron kami doon sa office namin, no? Matagal na silang mag-asawa, pero hindi sila binigyan ng anak. Okay? Pwede gawin sa inyo ng Panginoon yun, no? May pinapakita ang Diyos pagka ganon. Okay? Sabi dyan, no children are an heritage of the Lord and the fruit of the womb, yung bumagaw na ando yung womb, sinapupunan, is His reward. Reward daw ng Panginoon yun. Okay? Siguro pag mabait kang bata, bata ka pala, mabait ka na, sumusunod ka sa magulang mo, no, huwag magpupuyat, sinabi ng nanay mo, hindi cellphone ka ng cellphone, paggagabi, tulog na sila, cellphone ba pa rin ng cellphone, kasi may cellphone ka. Okay? Yung mga bagay na yun, yun yung mga, hindi ka nagiging fruitful, nagkakasakit ka nun. Yung kala nila, huwag kang maniligarilyo, huwag kang magiinom, huwag magdadrugs. Okay? Maraming mga dahilan kung bakit hindi ka nagkakaanak. Okay, isa pa itong dahilan, ano, currently ngayon, yung mga nagpaturok daw, okay, sinistop nila yung kanilang reproductive system. Kaya pag huwag kayong magpapasin, nagpaturok sa inyo. Paturok ka. Okay? Sa sanad, huwag nang magpapaturok ulit. Kasi nakasira daw yun ang reproductive system. Kaya maraming namamatay na baby na yun. Okay? Tingnan niyo yung Facebook niyo. Maraming namamatay na mga babies. Kasi nga doon sa mga tinurok na gamot na hindi naman tunay na gamot. Okay? Pinagkakitaan lang. Okay? Yung mga COVID. Wala nang COVID ngayon, no? Pag sumakay ka ng MRT, kahit nakaganita pa, wala na papansin sa'yo. Kaya kahit kay pag-uusap ka, wala nang papansin sa'yo. Kasi ito dati, bawal makipag-uusap. Okay?
ng trip. Pag sumakay ka ng trip. Okay, nasa na tayo? And she said, behold, my meat bill. Ah, ito naman. Kinaingita na naman, ano? And Jacob's anger, sabi dyan. So, yan. Sabi niya, oh, meron akong meat. Siya na lang yung mag-aanak para sa akin. Ano yung sabi dito? Tama ba yun? Okay. And behold, my maid Bilhah, go in unto her, and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her. Okay? Kunyari sa ati Jamie, may katulong, kunyari. Katulong niya, kunyari si, ano lang, kunyari lang, na si Rai. Si Rai Rai. Hindi siya magkaanak. Ang sabi niya dun sa asawa niya, oh, hindi mo magkaanak, o sige, si Rai, kay Rai Rai ka na lang pumatol para siya yung magbe-bear ng anak ko. Nangyayari ba ngayon yun? Nangyayari ba ngayon yun? Napapalitaan niya, nangyayari yun ngayon? Marami mga artista na isang baling yung mga anak niya, pinano niya lang yun sa ibang babae. Kaya yung itsura ng anak niya, mga Russian, ang gaganda. Okay? Ginagawa ngayon yun ng mga tao. Yung ginawa nila dati, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Mas worse na ngayon eh. Diba? Surrogate children ang tawag doon. Surrogate children. Okay? Yan na. And she said, behold, my maid Bilhah, going unto her, and she shall bear upon my knee, that I may also have a children by her. And she gave him Bilhah, her handmaid, to wife. Okay? Dalawa na nga kayong asawa, nagdagdag ka pa ng isa. Okay? Tingnan niyo yung problema, no? Okay lang mo maraming asawa, mamaya makikita niyo kung ano yung magiging problema nila. Okay? Okay? Ang daming mga conflict. Okay? Who had withheld from thee, Athanapok, by her, and she gave him Bilhah, her husband, to wife. And Jacob went in unto her. Ito naman si Jacob, sunod-sunuran din sa asawa niya. Pwede naman siya mag-say ng no. Ayoko. Pero sumunod siya, no? Okay? And Bilhah conceived and bare Jacob a son. And Rachel said, God had judged me and had also heard my voice and had given me a son. Therefore called she his name Dan. Okay? Diyos ba talaga nagbigay? No, tama. Diyos ang nagbigay. No. Hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Pero yun ba ang kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon, dapat siya yung magkaroon ng anak. Tama? At siya lang dapat yung asawa ni Jacob. Yun ang kalooban ng Panginoon. Mamaya, i-discuss natin yun. And Bilhah conceived, nasa ako, tapos na ako, no? Okay, done. And Bilhah, Rachel's maid, conceived again. Okay, hindi lang nangyari ng once, nangyari pa ng pangalawa. Okay? And bare Jacob a second son. Okay, makinig. And Rachel said, with great wrestling have I wrestled with my sister and have prevailed. And she called his name Naphtali. Okay? Ginawa nilang wrestling. Ano yung wrestling? Makipagburo. Makipag-wrestling na kayo. Ang ganun yun, di ba? Hindi mo alam kung umiikot-ikot kayo sa ano nun eh. Okay? Ganun ang description ng ginagawa nilang magkapatid. Pagalingan, ay mas marami akong anak. Eh, wala kang anak. Ay, nagkaroon ako ng anak. Ganun sila. Para silang mga bata, nilalaro nila yung kanilang faith, yung kanilang katayuan, no? Payabangan, pahabangan ng ihi ang tawag dun, di ba? Payabangan kayo. Ay, mas magaling ka, wala ka sa lolo ko. Okay? Mas matalino ko sa'yo. 1+1, 0 carry 1. Okay. Nasaan na tayo? When Leah saw that she had left baby,
Si Doxil pa ay. Ginamit mo si Bill, ha? Meron pa ako dito. Si Leia naman. Meron ako Silpa. Si Silpa naman ang papasipinin ko ni Abraham. Ilan na ang asawa ni Abraham? Apat na. Yan ang ginagaya ng mga Muslim. Pero sa tingin nyo, tama ba yung nangyari? Sa Muslim, sinasadya nila, ah, gusto ko pa nitong babaeng to. Tatanong ko lang dito sa asawa ko, ay, pwede ba akong mag-asawa? Pagbigyan kita ng 10,000. Ibigyan niya lang ng pera yun. Okay? Sige, pag di mo, 1,000,000. Ibigyan. Pag di ako, ganun lang yun, hanggat kaya mo daw buhayin. Okay? Nakita na kayo ng nanay sa loob ng bahay? Litat apat na nanay sa loob ng bahay? Ang gulo nun. Sino yung pinaka-aray na doon? Sa apat na yon. Isa nga lang, sakit na sa ulo eh. Diba? Parang gusto mo nang ihampas yung ulo mo sa pader eh. Pag nakapangasawa ka na, bumangera. Eh kung apat na bumangera yung napangasawa mo, ano nang mangyayari sa'yo? Okay? At tinatatawa kayo ha. Kasi totoo yun. Okay? Nasa na tayo? And Leia, ayan. And Silpa, Leia's maid, okay? And when Leia saw that she had that baby, she took Silpa, her maid, and gave her Jacob to wife. And Silpa, Leia's maid, bare Jacob a son. And Leia said, a troop cometh. And she called his name God. Okay? Kanina, pinangalan niya, Dan. God. No, parang magkakalapit lang, eh, di ba? Lad, Jad, ngayon na gano'n, no? Okay? And Silpa, Leah's maid, bare Jacob a second son. Hindi lang nangyari ng isa, dumalawa pa uli. Okay? Ilan din anak ni Jacob? Okay? Si Reuben, kay Leah, si Simeon, si Levi, si Judah, Si Dan, si Issachar, kanina yung anak yun, kay Bilha na handmaid ni Rachel. Ang gulo ng buhay, di ba? Makita niyo yung gulo ng buhay, anak nito, ito. Sino bang nanay tatay niyo? Kalong ba na kayo ng isang tao lang? Hindi. Okay? Yan ang nangyari sa kanila. Ang gulo. Pag tinanong mo yung family tree, ang gulo. Parang sa isa labit. Okay? Ganon ka, ano, gulo, no? Nasaan na tayo? And Leah said, a true comment and call his name God. And Silpa, Leah's maid bears Jacob a second son. And Leah said, happy am I, for the daughter will call me blessed. Okay? Ano ba yun? Para pagtataas ba ng Panginoon yun o pagtataas niya sa sarili niya? Tinaas ba siya ng Panginoon o tinaas niya yung sarili niya? Tinaas niya yung sarili niya. Happy am I. Parang sinabi mo, ako ang pinakamasaya. Kasi ako ang pinakamaraming anak. Okay? Pinangalan niyang Asher. Okay? And Reuben went to... Okay, may kwento. Nakatulog na. Okay lang yan. And Reuben went in the days of wheat harvest and found a mandrake. Alam niya mandrake? In the field. And brought them unto his mother Leah. Ano to yung mandrake? Ano ba ang mandrake? Tignan natin kung ano yung mandrake. Puno daw yan. Naman, napakasarap daw, matamis. Ay, sorry. Ano ba kung ito yung mandrake na yun?
Ayan, root trap pala yan. Yung mandrakes. Ito siya o, mandrake. Yan na, parang ganyan. Parang root crop. No? Na masarap. Ano ba masarap na root crop? Ube. Di ba? Masarap yung ube, di ba? Kamote. Masarap yung kamote, di ba? Ganyan ba yung nakita mo? Yan, parang ganyan. Mandrake. Ayun ko, di ba yun? Ito yung mandrake. Yan, parang ganyan. Parang ganito. Parang siya labanos, di ba? Okay, nakakita daw, eh, masarap yun. Siguro, rare yun. Kaya ang ginawa ni Rachel, sabi dyan, and brought them into his mother Leah, and Rachel said to Leah, give me, I pray thee, of the son's mandrake. Bigay mo sa akin yung mandrake niya. Siguro, rare yun. No? Masarap siya. And she said unto her, it is a small matter that thou hast taken my husband. Maliit na bagay ba? But kinuha mo na ngayong asawa ko eh. And wouldest thou take away my son's mandrake? Eh, kukuhanin mo ba itong mandrake ng anak ko? And Rachel said, therefore, he shall lie with thee tonight for thy son's mandrake. Ito. Si Rachel yung nagbigay na authority. Parang si Rachel yung may authority. Sa asawa niya, yung apat na silang asawa ni Jacob. Okay? Ngayon, pumayag si Rachel na magsipig si Leah at saka si Isaac. Tignan natin kung ano magiging bunga. And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, thou hast come in unto me, for surely I have hired thee with my son's mandrake, and he lay with her that night. Okay? Sabi dyan, Jacob came out of the field, galing sa field si Jacob ng gabing yun. Si Leah, kinatagpo siya to meet him and said, thou must come in unto me, dapat sa akin ka matulog. Parang ganon, no? For surely I have hired thee. Binili kita. Anong pinagpili niya? Mandrake. No? Ni Reuben. And Jacob come out of and God hearkened unto Leah, and she conceived and bare Jacob the fifth son. Okay, meron ng panglimang anak si Leah. Okay, patatapos na tayo. Okay, mga isang oras. And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband. And she called his name Issachar. And Leah, saan ako? Tama ba ako? Pumalik pala ako. Tama ba? Tama. And Leah conceived again and bare Jacob the sixth son. Okay? And Leah said, God hath endued me with a good dowry. Now will my husband dwell with me because I have borne him six sons. And she called his name Zebulun. Okay? Nagkaroon ngayon uli ng anak si Leah, si Issachar, at saka si Zebulun. Ilan na yung anak ni Leah? Six. Okay? Si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Issachar, at saka si Zebulun. Anim. Talo. Okay? Ilan yung kay Rachel sa part nila? Eh, meron pa siya dalawa kay Bilha. Kay Silpa, dalawa lang. Okay? Hindi matatapos na, syempre. Gusto magkaanak ni Rachel. And God remember Rachel. Okay? Sino daw nagbibigay na anak? Ang Panginoon. And God hearkened to her and opened her womb. Binuksan ni ng Panginoon yung womb, yung sinapupunan ni Rachel. And she conceived and bare a son and said, God had taken away my reproach. Okay? Sa panahon na to, hi! Nagkaroon din ako ng anak. Okay? Yung kahihiyan ay nawala na sa akin kasi ako ay isang baog. Alam niyo yun? Nakahiya sa isang babae yun kung ikaw ay baog nung panahon nila. Okay? Sa panahon natin ngayon, maraming mga bagay na dapat natin gawin.
Sa panahon pa lang ngayon, bata pa lang kayo, yung puyat, yung sigarilyo, yung mga nagpapabaog. Hindi nyo ba alam? Pag ayaw nyo magkaroon ng anak, mag-inom kayo, mag-igarilyo kayo. Okay? Puyat, bargada, madaling lang. Pero, pag gusto mong magkaroon ng anak, ihahanda mo yung iyong sarili para ikaw ay mag-bear ng anak. Okay? Yung iba lang, maano lang daw, makapamandang daw, buntis ka lang, hindi nyo makikilala ka daw. Yung daming mag-anak. Yung next year, meron ulit. Next year, meron ulit. Okay, salamat sa Panginoon mo. Kasi yun ay biyaya ng Panginoon. Okay? Now, nasa na tayo? And she called his name Joseph. Ilan yung anak ni Rachel? Isa, si Joseph. Okay? Okay, yan yung kanilang family lineage. Okay? Nakikita niyo ba? Si Leah, meron siyang anim na anak. Si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Issachar, si Zebulun. Tapos yung kanyang handmaid, merong dalawa, si Gad at saka si Asher. Ngayon, si Rachel, nagkaroon siya ng anak, si Joseph. Bakit kakaiba si Joseph dito? Okay? Kaya kwento natin yan sa susunod ng mga kwento. Kasi si Joseph, magiging taga-publicitas nila. Okay? Tapos magkakaroon pa siya ng anak, si Benjamin, na ikamamatay niya. Okay? Nung panganak niya kay Benjamin, namatay si Rachel. Yan yung ating lungkot, di ba? Kasi labs, gusto-gusto nila magkaroon ng anak eh. Okay? Tapos si Rachel, yung sa kanyang handmaid, meron silang dalawang anak, si Dan at saka si Nathan. Kaya ang anak lahat ni Jacob ay 12. Pero mangyayari pa lang, hindi pa mangyayari si Benjamin kasi lalabas muna sila doon sa lugar ng nanay niya, which is kay Laban. Okay, yun yung kwento natin next week, pero bago yun, okay, yun yung kwento natin. Okay? Ngayon, ano pinapakita ng kwento natin? Okay? It's a family. Pamilya. Paano ba tayo mag-build ng ating pamilya? At gusto niyo ba yung pamilya ni Jacob? Ang gulo eh, di ba? Okay, sabi ng Panginoon sa Genesis 2:24, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Ano nakalagay dyan? Wife. Ibig sabihin, isa lang. Tama? Hindi dyan sinabing wives. Mga asawa, hindi. Sinabi dyan asawa. Pag sinabing asawa, isa lang, and they shall be one flesh. Ang Panginoon nang nag-constitute ng marriage. Siya ang gumawa ng unang pag-aasawa. Sino tayo unang mag-asawa? Si Adam at saka si Eve. Dito yung galing sa Genesis 24. Okay? Sinisira ngayon niya ng iba mamaya. Makikita natin yan. Sa Matthew 9:5, and said, okay, ang Panginoon nagsabi nito, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife and they twain shall be one flesh. Okay? Medyo ano pa yan, ano? Okay? Kinuha lang ng Panginoon yun dun sa Genesis 2:24. Sa Ephesians 5:31, si Paul naman ang nagsasabi nito. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife and they two shall be one flesh. Meron bang 3? 4? 5? Yung bang sabi? Sabi sa'yo, dalawa lang daw yung babae at saka yung lalaki. Wala na mga babae. Lalaki ang mga babae. Walang ganon. Kasi ang 2 hindi magiging 3. At hindi rin magiging 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nag-gets nyo mga kalalaki? Sino yung mga gusto dito maraming asawa? Maraming girlfriend, gusto nyo? Yung pag nag-away-away yung girlfriend nyo, makasabunutan ngayon. Hindi ba yun? O nagsuntukan yung dalawang boyfriend mo.
Gusto niyo ba yun? Yung iba nagpapatayan pa dahil doon. At napapatay mismo yung babae. Gusto niyo ba mangyari sa inyo yun? Okay. Hindi natin nilalaro yung kinonstitute ng Panginoon. Bakit ba tayo mag-girlfriend-boyfriend? Okay lang ba mag-girlfriend-boyfriend? Okay lang ba mag-girlfriend-boyfriend? Ako mama, may girlfriend ako eh. Pero hindi ko na siya naging girlfriend, naging wife ko na siya. Gets nyo? Pwede yun. Pag kayo nasa tama ng panahon, okay, ready na yung puso, ready na yung isip, ready na yung katawan, ready na yung finances, kailan magiging ready yun? Pag matanda ka na, nagtrabaho ka, nag-aral ka na maigi, ikaw ang nag-ready nun. At ni-ready yun ang Panginoon para sa'yo. At alam nyo ba, na pwede nyo ipanalangin yung magiging boyfriend nyo? Eventually, magpapangasawa nyo. Bakit ba kayo mag-boyfriend? At saka mag-girlfriend? Bakit? Wala lang, kling-kling lang. Pampasaya lang ng ano, profile. May tatawagin lang ako, love-love. Kilig-kilig. Ganun ba? Chuba-chu-chu. Para saan nga? Ba't ka mag-girlfriend? Ba't ka mag-boyfriend? Para saan? Kasi gusto mo siya mapangasawa. So to say, maraming mag-girlfriend, boyfriend ngayon. Hanggang ngayon, may girlfriend, boyfriend pa rin. Lumipas na 10 taon, girlfriend, boyfriend pa rin sila. Yung iba, hindi na nag-aasawa, nagsasama na lang. Meron bang ganon? Tama ba yun? Yung bang kinonstitute ng Panginoon? Ang kinonstitute ng Panginoon, sabi dyan, iiwan mo yung nanay at tatay mo at ikaw ay sasama sa asawa mo at kayong dalawa ay magiging isa. Okay? One flesh. Okay? Ang bigat naman yung Kuya Jim, bata pa kami. Ay, kailan kayo mag-iisip ng gano'n? Kailan niya ipapanalangin yung inyong mapapangasawa? Gusto niyo bang ipanalangin yung mapapangasawa niyo? Huwag mo na, ano, sir, gusto ko pong mapangasawa si Piola Pascual. Yan ba ano ngayon? Si Daniel Padilla po, gusto ko mapangasawa. Sir, natingin mo na, sir. Bad boy nga yun. Panalangin mo lang, Panginoon, ihanda mo yung sarili ko, ihanda mo yung mapapangasawa ko. Nagtitiwala ako sa iyo, na ihahanda mo siya para sa akin. Pag dumating yung araw na yun, magpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Okay? Tama ba yun? Si Larry, gusto mo mag-asawa? Siyempre, guwapo mo eh. Yung mapapangasawa mo, maganda, magkakaroon ka ng magagandang anak. Lalong-lalo na kung iyan ay lalaki pa sa salita ng Panginoon. Okay? Okay. Tayo. May isang kwento sa Mark 10, 1-12. Okay? Ayanin ko na lang yung kwento dito, no? Okay? Ang Panginoong Yesus daw. Okay? Yan, galing siya. He arose from tents and come out into the coast of Judea. By, hindi ako mabasa kasi wala akong salibin pala. By the further side of Jordan, and the people resort unto him again. And as he was went, he taught them again. Okay, nagtuturo ang Panginoon. And the Pharisees came to him and asked him, it is lawful for a man to put away his wife. Okay, ito yung mga Pharisees. Alam niyo yung mga Pharisees? Yung nagmamagaling. No? Mga leader yan ng religion nila. Okay? Okay lang ba? Okay? I-divorce yung asawa? Sabi dyan, put away. I-divorce mo. Mag-asawa ka, ayaw mo na sa kanya, i-divorce mo, ayaw na sa'yo. Balik ka na dun sa parents mo. Mag-aasawa ko ng bago. Tama ba yun? Pwede ba yun? Sa Pilipinas, hindi pa yung pwede. Pero sa States, pag may pera ka, iwalayan mo, no? Magpapile ka lang ng divorce. Ayaw ko na sa'yo. Ang baho ng hininga mo.
ang dumi ng kuko mo, ayoko na sa'yo. Okay, ganun lang sa kanila, kasimple. No, i-divorce mo yung asawa mo. Okay, gusto niyo ba mangyari dito yon? Ang daming mga pamilya wasak-wasak. Gusto niyo ba ganun, mga pamilya wasak-wasak? Yung nanay mo, yung tatay mo, magkaiba na uli ng asawa mo ngayon. Meron bang mga ganun? Marami. Okay? Okay. So yun, and the Pharisees came to him and asked him, it is lawful for a man to put away his wife, tempting him. Okay? And he answered and said unto them, what did Moses command you? And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement. Yeah. And to put her away. And Jesus answered and said unto them, for the hardness of your heart, he wrote you this precept. Kasi nga, matitigas yung puso nyo. But from the beginning of the creation, God made them male and female. Ganda na, di ba? Ang Panginoon, gumawa ng lalaki at babae. Meron ba itong bading? Tomboy, meron? Wala. Okay? Hindi naman, di ba? At saan mo makikita may tomboy at saka bading, walang bading sa Bible? Ang ginawa nga ng Panginoon, male at saka female. Ang linaw dyan. Okay? Okay, pakita nyo itong verse na ito pagka sa mga school nyo. Okay? Tinatanggap yung mga bading. Ayaw ng Panginoon doon. Okay? Reprobate mind yun. Sabi sa Romans. No, pumapatol sa sarili nilang lalaki, pumapatol sa lalaki, babae, pumapatol sa babae. Ay, abomination yun, kasuklam-suklam. Yan ang Tagalog. Okay. Nasaan na tayo? Bigat naman yan, Kuya James. Eh, ganun ang salita ng Panginoon. Mabigat, pero totoo. Kung susundin natin, hindi tayo mapapahamak. Okay? Nasaan na tayo? Seven. For this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So then, they are no more twain, di na sila dalawa, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Ang pinag-isa daw ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Pera, pwede silang paghiwalayin. Yes! Okay? Well, magugutom na tayo. Sige, punta ka na ng abroad. Maghihiwalay ba sila? Ganyan na nangyayari ngayon. Okay? Di ba? O, kasama sila. Nagutom. Nagutom na. Hindi ako. Hindi ako nakabili ng Starbucks. Nagutom ako. Hindi ako nakapag-Starbucks na. Sige, mag-abroad ka na. Malaking kita doon. Sige. Hiwalay. Okay? Sabi dyan, ang pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Pero pwedeng paghiwalayin ng pera. Okay? Yan ang katotohanan. Sad to say. Nasaan na tayo? Ten. And in the house, yes? Okay. Okay, hindi pa na ano, no? Umuwi na. And in the house, his disciple asked him again of the same matter. Tinanong pa ng mga disipulo. Hindi pa sila satisfied dun sa sagot ng Panginoon. And he said unto them, whosoever shall put away his wife and marry again, committed adultery against her. Umiwalay ka, tapos sumipin ka na uli sa iba, adultery daw yun. Yung adultery, kasama yun sa 10 utos. Do not commit adultery. Okay? Ikaw magko-commit ng adultery. Okay? Sabi pa dyan. And if a woman shall put away her husband and be married to another, shall commit adultery. Okay? Buhay pa yung asawa mo? Naghiwalay kayo? Eh, syempre, nakitiktok-tiktok ka na naman para makita ka. Papakit-pakit ka dun para kang kamatis na ano. Eh, nakakita na kayo, matatanda nagtitiktok.
labas yung kung ano man ang dapat hindi ilabas. Nakakita na kayo doon? Meron pa nga, sinasama pa yung anak nila eh. Okay? Kamandian po yun, San Jose. Ayaw natin ng ganun. Okay? Pagka ginagawa niyo yun, humingi kayo ng tawad sa Panginoon, Panginoon, ayoko na nito. Okay? Hindi pa huli ang lahat. Okay? Paano Kuya Jade, pag ikaw nakita namin nag-tiktok, oh, i-review niyo na ako ng pag-ama. TikTok ka doon. Okay? Bakit natin ginabi niya? Minamak natin kasi walang kwenta yun. Okay? Anong gusto mong mangyari doon? Mapansin ka? Kulang ka ba sa pansin? Okay? Mas maganda magpapansin tayo sa Panginoon. Huwag tayo magpapansin kung kahit kanino. Bata pa kayo, di ba? Okay, mag-focus lang tayo. Okay? Mag-aral. Maganda yun. Okay? Magtiwala sa Panginoon. Magdasal. Okay? Magbasa ng salita ng Panginoon. Umatid sa mga ganitong gawain. Okay? Ilang oras na ako, okay? 51. Okay, malapit matapos na tayo. Okay? Yung nag-aasawa daw, mag-asawa kayo, nakipag-iwalay ka, nag-asawa ka uli, adultery. Kung babae ka, or lalaki ka, adultery para pareho. Okay? Sa Ephesians 5:33, sabi dyan, nevertheless, let every one of you, in particular, to love his wife. Mahalin daw yung kanyang asawa, even as himself. And the wife, see that she reverence her husband. Ay, tumatawag mo. Hello? Hi, residents po ito. Brought to you by PLP. Okay? Si Donaldson daw na anak ko. Pag ito walang taong Donaldson dito. Okay, dyan, sabi dyan, particular, so love his wife. Dapat pag lalaki ka, mahalin mo yung asawa mo. Okay? Paano magmahal ng asawa? Gutungin mo. Mahal mo ng asawa mo nun? Okay, huwag mo pakainin. Mulat matanong. Buong araw. Okay, paano mo mamahalin yung asawa mo? Mga lalaki, paano nyo mamahalin? Pag sisipyan nyo, magtatrabaho kayo ng maigi para pagdating ng panahon na kailangan nyo kumain, meron kayong makakain. Pag may mga pangangailangan kayo, mapoprovider kasi ang mga lalaki ay provider. Okay, hindi mga tamad, di lang nakatulog palagi ganun sa couch, nanonood ng TV, papataba, inam-inam ng beer. Kasi ganito. Barka-barkada, inom-inom, lasing-lasing, party-party. Okay, 2 Timothy 3:2 sabi dyan, ito ay mga qualification ng mga bishop or mga pastor. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. May kilala kayong bishop? Sa mga Catholic na mga ano, di ba? Ang mga bishop nila hindi nag-aasawa. Baliktad dito sa nasabi ng salita ng Panginoon. Kasi sabi dyan, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Ilan daw ang asawa ng bishop? Dapat? 2? 3? 4? 1 eh. No? Kita nyo, di ba? Kaya ganun din dito sa 1 Timothy 3:12. Let the deacons naman ito, ito yung mga naglilingkod sa church, be the husband of one wife, ruling their children and their own house well. Okay? One wife eh. Sa lahat eh. Itong mga qualification na ito, ito yung mga naglilingkod sa Panginoon, yun din naman yung mga qualification sa mga membro, syempre. Di ba?
So Titus 1:6 sabi dyan, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. Ganun pa rin, husband of one wife. Okay, asawa, lalaki, ng iisang babae. Yan ang Tagalog. Tapos na tayo. Ano gusto natin ipakita? Okay? Sometimes, nagiging mas para pa tayong Diyos sa Diyos. Okay? Or, may mga nire-request sa atin, katulad ng nire-request na, bigyan mo akong anak! Hindi ako mag... Ako ba ang Diyos? May mga anak nga ako sa iba eh. Okay? Okay lang ba mag-asawa ng marami? Larry, okay lang ba mag-asawa ng marami? Okay, kahit na Muslim ka, hindi okay. Okay? Yan ang sabi ng Panginoon. Okay, sa pagtagpong yun, kaya siya nagkaroon ng asawa marami, kasi ginusto ba niya? Hindi. Yung panloloko sa kanya una, dapat ang mapapangasawa niya si Rachel, ang binigay sa kanya si Leia, nagtrabaho ulit siya kasi mahal niya si Rachel, yun ang dapat na pinurso niya. Yun yung naging problema, hindi magana, binigay yung mga handmaid. Okay? Anong gusto natin ipakita dyan? Ang pag-aasawa ay seryoso, hindi ginagawang biro. Okay? Mga lalaki, pag nag-asawa kayo, isa lang, hindi marami. Pagka napangasawa mo na yun, tatayuan mo yun, mamahalin mo daw. Hindi mo bubugbugin. Okay, pinangakuan mo na, sige, ibibigay ko sa iyo ang mga tala. Yung pala, sinuntok mo, kaya nakakita ng spouse. Okay, natatawa kayo ha, totoo yun. Pag nalasin na yung lalaki, ha? How's the stars? Natatawa kayo, totoo ba yun? Nangyayari ba yun? Gusto nyo ba ganun ang mangyayari sa inyo? Ayaw. Okay? Anong gagawin natin? Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Okay, meron pa tayong mga ano. Okay? Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa pagpapaalala sa kwento ni Jacob Panginoon, ni Leah, ni Rachel Panginoon, ni Bilha, ni Silpa, at ang kanilang mga anak Panginoon. Salamat, Panginoon, ang lahat-lahat ay nagkakalakip-lakip, Panginoon, na gumagawa para sa inyong purihan, Panginoon. Nakita namin, Panginoon, na hindi ito yung perfect na will mo, pero salamat, Panginoon, na kayo pa rin ang may control ng lahat. Ganun din, Panginoon, sana sa aming edad ng ito, makita namin, Panginoon, ang beauty, ang katotohanan ng inyong mga salita ng pagmipangasang ay susunod, Panginoon. Magiging mabuti, Panginoon, ng aming lupa. Salamat po, Panginoon, ang salita mo ay wala sa amin, nandito siya sa amin, patuloy namin nababasa, patuloy namin na pag-aaralan. Salamat po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, pagkaya kayo mag-ingat sa mga kabataan nandito. Salamat, Panginoon, sa kanilang presensya. Dinadalangin ko, Panginoon, na sana, Panginoon, ay sumunod sila sa inyo. Sa inyong mga salita. Salamat po muli. Kaya po mag-ingat sa amin, Panginoon, yung pagkasasalwa ng merienda. I-bless mo. Bless mo ito, Panginoon. Bigyan ng kalakasan ng ating katawan. Ganun na yung mamaya sa aming pag-iwayo. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede yan.